Hello po, pasok mga kasuki! Ito po ang yung kasuking G.R. Almanon Channel. Naway nasa maganda po kayong sitwasyon mga kasuki. Narito naman ako sa aking channel, sa aking munting tahanan na magbibigay po ng aking reaksyon, ang aking komentaryo sa isyo ng ating lipunan sa kasalukuyan. Kahapon, i-share ko sa inyo na nag-reveal yung Pulse Asia ng survey. Nagkaroon po sila ng survey na ginawa noong September 14, 2020 na nagpapakita na maraming Pilipino pa rin ang approve sa performance ng ating Pangulo. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo kung ano po ang resulta ng masabing survey para malaman ninyo naman kasuki. Kasi sabi dito na out of 10 Filipinos, 9 approve of President Rodrigo Duterte performance sa paglaban ng ating ano, yung alam niyo, alam naman niyo yung COVID. 9 of 10 Filipinos approve sa performance ng ating Pangulo sa pagsugpo sa paglaban ng pandemya ang COVID-19. Yun ang sabi ng Pulse Asia. Kaya una nating anuhin yung performance rating ng mga top national officials ng ating bansa. Kasi na una-una, yung siyempre yung ating presidente, Rodrigo Duterte, nagkaroon na naman siya ng approval na 91%. 91% siya. Yung disapproval niya ay 5%. At yung undecided ay 5%. See? Hamakin, napakataas. 91% yung approval ratings. 91% yung approval ng mahal na Pangulo. Samantala naman kay Vice President Maria Leonor G. Robredo, ang nagkaroon lamang siya ng approval rating na 57%. Yung disapproval niya ay 22%. At yung undecided ay 21%. Followed by our Senate President Vicente Soto, nagkaroon naman ng 84%. Mataas pa nga yung kay Tito Sen na approval rating kaysa kay Madam Lini. Yung disapproval niya ay 6%. At samantala yung undecided ay 10%. Ito ay ito po ay regarding sa performance rating ng mga top officials, national officials ng ating bansa. Pagkatapos kay Speaker Alan Cayetano, nagkaroon na siya ng approval na 70%. Pagkatapos yung disapproval na ay 10% at yung undecided niya ay 19%. Mataas pa rin. Samantala yung Supreme Court Chief Justice natin, Diosdado M. Peralta, baba yung approval na niya na may 44%. Followed by disapproval na 13% at undecided na 37%. See, kung titingnan mo dito sa performance ratings ng top officials ng ating bansa, napakataas talaga kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakataas siya. 91% talaga siya. Samantala kay Madam Lene Robredo, yung ating Vice President, ay 57%. Ito lamang yung sa performance ratings nila. Ay yung trust ratings na naman yung ating bigyan ng pansin. According to the survey pa rin ng Pulse Asia, sa Pulse Asia, yung trust rating ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ay 91%. Na undecided na meron siyang
6%. Mataas, 91%. Tumating ng 91% yung ano niya. At saka yung kay Madam Vice President ay nagkaroon naman siya ng trust rating na 50%. Undecided na 28%. At saka no trust talaga sa kanya ay yung 5%. 22%, I should say. 22%, sorry. Samantala kay Senate President Soto, meron siyang 79%. At 16% yung undecided at sa yung walang tiwala ay 5%. Sa ating Speaker of the House of Representatives Alan Cayetano, may 67% siyang trust rating at sa undecided na 23% at sa no trust talaga sa kanya 9%. Samantala yung ating Supreme Court Chief Justice ay meron siyang trust rating na 39% only. Yung undecided ay 42% at saka yung walang tiwala kay Supreme Court Chief Justice ay 13%. Yun po ang trust rating na na-survey ng Pulse Asia na ginanap noong September 14 to 2020. Okay, ano lang ibig sabihin nito? Na marami pa rin ang nagtitiwala sa mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Kahit maraming bumabatikos sa kanya, maraming bumabatikos na mga kritiko, yung tiwala, yung performance ay tanggap pa rin siya ng tao. Kaya anong ibig sabihin na message nito sa mga kritiko ni Pangulong Duterte? Umakit mo 91%? 91%. 91% siya. Dito sa mga balita, marami. 91%. Siguro lahat ng leader sa mundo inaasam itong rating na 'to makuha nila. Di ba? 91% siguro wala pang leader sa mundo nagkaroon ng 91% na approval rating. Ibig sabihin si Pangulong Rodrigo Duterte siya ngayon ang famous na leader sa buong mundo. Yung sa palagay ko, ha? Sa yata yung nakakuha na may malaking approval rating sa lahat ng mga leader sa mundo. Biruin mo, may pandemya pa yan, ha? Pandemya. At yung Philippines ay nasa 20 sa pang ano yata tayo sa pang number 20 na maraming cases ng COVID. Pero sa survey nagpapakita na gusto ng tao ang ginagawa ng administration ni Pangulong Duterte. Marami pang kritiko yan. Yung kritiko niya siguro dito napaloob sa ano sa disapproval 5%. O 5% ng hindi naniniwala sa kanya. May nag-approve si kay Pangulong Duterte 91% at saka yung trust rating niya 91%. So, pupulutin talaga sa kampungan yung mga yung gustong gustong siraan, gustong bigyan ng masamang yung masama ba yung masamang loob yung inanakit ang Pangulong Duterte, pero nakikita ng tao ang ginagawa niya kaya tanggap siya at gusto ng tao ang performance ng administrasyon Duterte. Kaya sa mga kritiko, tumulong na lang kayo at saka mag-cooperate. Siguro tataas pa yung rating, trust rating or approval rating ninyo pag tumulong kayo sa administration.
ba? Makin mo, 9 out of Filipinos, 9 of 9 person, 9 out of 10 Filipinos approve of Duterte performance. Kahit may pandemic pa yan. Kritiko dito, criticize dito, kung bahin siya rin doon ng mga aligasyon, ganito, ganito. Pero ang tao, ang tao, gusto pa rin yung performance ng ating mga ng ating pangulo at mga officialis ng Senate ng Kongreso natin. Kaya message ko sa pangulo, tuloy lang po ang laban, Mr. President. Tuloy lang po sa serbisyo. Ipakita mo sa tao na ikaw talaga ang pinili para mamuno sa amin. May rason talaga bakit ikaw naging pangulo, lalong-lalo na sa pandemic na ito. Nasa likod mo ang mamamayang Pilipino kung titingnan mo ang survey na to ng Pulse Asia, Mr. President. Okay? Sa aking mga kasuki, ingat kayo lagi at huwag pabayaan ng sarili. Laban lang tayo, tuloy lang ang buhay. Habang sumasayaw tayo sa ano na to, sa problema ng bansa, ng buong mundo, ng pandemic na ito, ingatan rin natin ang ating mga sarili. Okay? Hanggang dito muna ang aking reaksyon, ang aking komentaryo. Naway na sa maganda lagi kayong sitwasyon, mga kasuki, kasama ang membro ng inyong mga pamilya, mga kasuki. Masalamat!